Yo, what is up guys? Welcome back sa channel natin. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Ako, eto, off ko ngayon. So, medyo pagpahinga ng konti. Wait, harap natin dito yung mic. Yan. Nakapagpahinga ng konti. Yan. Sa mga nag-off sa inyo ng weekend, sana nakapagpahinga rin kayo. At Lunes na naman, no? At least ngayong araw na to na sinushoot ko tong video na to. Yan. Sa mga papasok pa lang, siguro ma-upload to for Saturday. So, sa mga papasok sa Lunes, mag-iingat kayo. Yan. Ako, ang pasok ko mamaya. So, gabi ang pasok ko. Yun. Ano nga bang pag-usapan natin yung araw? Well, bago ko sabihin yan, kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. At click mo na rin yung bell icon para na-notify ka tuwing may bago tayong video, dahil every Saturday and Wednesday nag-upload tayo ng bagong video at 7:30 PM. Okay, yan. Kung may mga tanong kayo, pwede kayong mag-comment sa baba or sumali kayo sa Facebook group natin, Team Kasabwat. Okay, nasa description din yung link ng Facebook group or search nyo sa Facebook, Team Kasabwat. Okay, yan. So, ano na nga bang pag-uusapan natin? Eto, medyo sensitive. Somehow, somewhat sensitive to. Pero ayun na nga. Meron kasing mga nagko-comment, no? Sinasabi sa akin na ako, nagtatato ako noon. Nagsisimula ako, gamit ko lang is ink ng ballpen. Gamit ko lang is ganito, is ganyan. Wala namang problema. Well, siguro, kung nagsisimula kayo, subukan nyo. Sige, okay lang naman. Wala namang problema doon. Pero, huwag nyo subukan sa ibang tao. Subukan nyo sa sarili nyo. Dahil ako, aminado ako. Aaminin ko sa inyo mga kasabwat. Okay? Ako, tinta ng ballpen, sinubukan ko yan. Sa sarili ko. Okay? Kasi noon, bata pa ako. Diba? Gusto ko talaga mag-tattoo. Wala akong pera. Yan. Gusto ko lang talagang masubukan, gusto kong magka-tattoo. Sinubukan ko sa sarili ko. Papakita ko sa inyo yan mamaya. Abangan nyo sa dulo ng video. At ang daming nagko-comment diyan. Naisipan ko lang din gawan ng video, no? Pero ayan, may clip din tayo ng nagtatattoo gamit yung tinta ng ballpen. Pakita ko sa inyo, pero intro muna tayo, okay? So, eto, paano ba to? Hindi ko alam kung reaction video, usog tayo ng konti dito. And dito ko lalagay yung video. Lagay na natin yun, simulan na natin. So yan, kung makikita nyo, nagtatattoo siya using literal na needle lang. Needle na pang alam ko, pang tahi yan eh. Okay, yun yung ginagamit niya. O nga pala, no, just a warning, this is somehow, somewhat explicit. Explicit ba? Ano nga ba? Please don't try this at home. Okay, sa mga ibang nanonood dyan. Hindi dahil ginawa kong content to is pwede nyo gawin, tama to, or pwede yan na walang problema dyan. Kasi, mga kasabot, no, sa panahon ngayon, sa dali bumili ng ink ngayon, sa dami ng mapibilhan, I really don't suggest this, even if gagawin mo lang siya sa sarili mo. Pero ito, kung makikita nyo yan, nagtatattoo siya using stick and poke method, okay? At ang gamit niya is tinta lang ng ballpen. Okay. hindi ako yan, mga kasabot. Nakita ko lang yan sa YouTube. Gusto ko lang magkaroon ng video dito. So, credits to the owner. Yan. Masyadong maraming mali dito, no? Una, hindi siya sanitized. Okay, hindi siya naka-gloves. Pero, again, tinta naman ng ballpen yung gamit niya at sarili naman yan. So,
bahala siya. At syempre, ako naman, aminado naman ako, ginawa ko rin yan sa sarili ko. Hindi rin ako naka-gloves. Pinagkaiba lang siguro namin. Ang ginamit ko is totoong karayom. Ito, kwento ko rin sa inyo yung story ano, habang pinapanood niyo to. Ginawa ko yan. Ilan taong ba ako nun? I think 16, if I'm not mistaken, or 17. Yan. May kaibigan, 16, oo, tama, 16 yun. May kaibigan ako na meron siyang, or nagpa-tattoo siya, no? Tapos, binigay sa kanya yung karayom. ako naman si tanga, hiningi ko yung karayom. Okay, kasi sobrang fascinated ako dati dyan. Sobrang fascinated ako sa tattoo. Gusto ko talaga magka-tattoo. Pangarap ko yan. Gusto ko rin mag-tattoo. And kasi nung panahon na yun, nag-ehena ako. Okay. Sa sarili ko, sa ibang tao, sa mga tropa. Yan. So, natuwa ako. Hiningi ko yung karayom. Tapos, inisip ko, ano kaya pwede kong gamitin na tinta? Gusto ko sanang subukan nung una is yung henna, yung pinangehena. Pero, kasi by experience, no, ako sa sarili kong balat, yung henna medyo makate yun sa akin. So sabi ko, negative, ayokong gamitin yan. So yung kapatid ko noon, ang course niya is engineering, tapos meron silang ginagamit na ball pen, no, tech pen yata yun, tapos kinakargahan siya ng tinta. Ngayon ginawa ko yung tinta na yon, eh dumugas ako. Naglagay ako sa, iniisip ko eh, saan ko ba nilagay yun? Parang takip siya ng hindi siya takip. Takip siya ng pabango. Meron kasi dati maliliit na pabango, tapos may takip siya na maliit, no. Nilagay ko doon. Yan, tapos binalot ko ng scotch tape para hindi matapon. So yun yung ginawa ko. Tapos yung karayom na hiningi ko sa tropa ko, yan, ginawa ko is binuhusan ko ng mainit na tubig, nilagyan ko ng alcohol, sinabon ko, tapos hinugasan ko para maalis yung mga tira-tirang tinta. Tapos binuhusan ko siya ng mainit na tubig, nakalagay siya sa maliit na cup, may mainit na tubig. Tapos nilagyan ko siya ng alcohol, yun. Tapos, yun yung ginamit ko. At stick and poke din yung ginawa ko. Ako naman, yung ginawa ko is nilagay ko siya sa loob ng ball pen. No, kasi malaki yung kamay ko talaga yung mula pa noon. Tapos tinape ko siya para at least nahahawakan ko ng maayos. Tapos ginawa ko siya ganyan. Sinasaw-saw-saw-saw ko lang din. Tapos tinutuso ko sa balat ko. At yun yung technically is first tattoo ko. Kasi ginawa ko siya sa sarili ko. Yan. So, again, ang daming hindi maganda dito sa ganyan. Una sa lahat, pen inks are not made for human skin. Okay? So, hindi natin alam kung ano yung pwedeng maging reaction. Okay? Hindi natin alam kung anong kalalabasan niya. Yan. At madaming mali. As in, madaming mali. So, again, inuulit ko. Okay? I don't suggest this. I don't approve this kind of like practicing. Diba? Pero, again, nasa sa inyo yan. Kasi, ang hipokrito ko naman kung sinasabi ko na huwag niyong gawin yan, tapos kinikwento ko na ginawa ko to, tapos pinapakita ko pa sa inyo tong video na to. Ano lang naman to, tong video na to is ginawa ko para lang din magkwento, diba, kung paano talaga ako nagsimula, saan ako nagsimula, and paano ako na-introduce sa tattoo. Yan. So ako na-introduce ako sa tattoo kasi ako nung bata kasi ko, ang kapatid ko, yung kasunod ko, yung kuya ko, mas may edad siya sa akin, no? Parang 9 or 10 years yung agwat namin. At naging
somehow parang naging tropa na rin ganun yung mga kaibigan ng kuya ko na merong mga tattoo yan sa lugar namin. Kasi malaki kong bata, nakakalaro sila ng basketball, yan, nakakatambayan ko. Kasi may bilyaran kami dati. At doon ako na-introduce talaga sa tattoo. Na sobrang fascinated talaga ako, gusto ko magkaroon noon. Gusto ko magkaroon ng tattoo. Ginagawa ko dati yung mga chicheria na, yung plastic ng chicheria, nilalagyan ko ng alcohol, dinidikit ko sa balat ko. Yun. At yun yung ginagawa kong tattoo dati, no? Kasi nung araw, no, nung bata ako, hindi pa uso yung mga bubble gum na may libreng tattoo. Yan. Tapos, hindi rin ganun karami nagtitinda ng tattoo na dinidikit sa balat, yung talagang binabasa ng tubig. Bihira yun kasi dun sa school namin, Catholic school. Yan. So, sobrang tabu ng tattoo talaga. At, ayun, doon ako na-introduce sa tattoo. Talagang mula nung bata ako, hindi na naalis sa isip ko yan na gusto ko talaga magka-tattoo. Kaya, ganun na nga, ginawa ko yung ganito na nag-tattoo ako sa sarili ko. Okay. And, nakakatawa lang, no? Pero gusto ko lang din i-share sa inyo. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung tattoo na ginawa ko sa sarili ko. Paano nga ba? Tatayo na lang ba? Ito, pakita ko sa inyo. Tatayo ako. Eto. Yan. Para siyang halos nabura na eh. Ano yan eh? Tatlong tuldok na patriangle. Tapos may merong mata sa gitna. Yan. Kasi ewan ko. Siguro dahil bata pa ako nun, fascinated din ako sa Illuminati. Yan. So, ganun yung ginawa akong tattoo sa akin. At ang ginamit ko dyan is stick and poke, tapos tinta ng ballpen. Well, it actually held up just fine. Di siya malinaw. Pero, wala, nakakatawa lang. Parang remembrance kung saan ako talaga nagsimula, saan ako nanggaling. So, yun. Kaya kinip ko siya, hindi ko hinayaang matakpan siya. Kahit nung nagpa-tattoo ako sa hita, hindi ko hinayaan na matamaan siya. Okay, kasi parang kahit pa paano, tine-treasure ko yung tattoo na yun. So, yun lang. Again, don't try this at home. Huwag niyong subukan. Madali naman bumili ng ink ngayon. Gumastos na lang kayo ng konti. O kung magtotropa kayo, gusto niyong gawin yan, bumili kayo ng ink. Hati-hati na lang kayo. At least huwag na yung ink ng ballpen. Okay. Yun lang, hindi ko alam kung magugustuhan nyo itong video na to, pero gusto ko lang ito i-share, no? Gusto ko lang ipakita sa inyo na nagsimula din ako sa ganyan. Okay, na hindi ako nagsimula na talagang nagtatattoo na talaga agad, na ganito, ganyan, na professional agad. So lang, gusto ko lang ipakita sa inyo na tao din ako, nagsimula din ako sa mababa, nagsimula din ako sa ganyan, no? Na kahit ayaw kasi magpa-hypocrite, no? Na nagtuturo ako, tinuturuan ko kayo, sinasabi ko sa inyo ano yung dapat gawin, ano yung mali, pero hindi nyo alam ginawa ko rin pala yung ganito. Diba? Pero again, lahat naman tayo may pinagsimulan, pero syempre lahat tayo natututo. Sabi ko nga yung bagong hashtag natin, learning is a process. Okay, araw-araw tayong matututo, araw-araw tayong mag-aral para hindi tayo maging ano nga ba? Sorry for lack of a better term, no. Para hindi tayo maging estupido na mga tattoo artist, 'di ba? Na mga artist in general. Okay, yun lang. Again, sana nagustuhan niyo tong video na to. Kung nagustuhan niyo, like niyo tong video na to, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, or kung hindi pa kayo hindi pa kayo nakasubscribe, eh subscribe na kayo at click na rin yung notification bell para na-notify kayo kung may bago tayong video, dahil every Saturday and Wednesday nag-upload tayo ng bagong video. Okay, yun lang naman. Peace out.